Maganda umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga napakabuti ng Diyos dahil ngayon po sa ating patuloy na pag-nonobena, no? Para po sa araw ng Pasko, ako po'y narito sa inyo, no? At nag-aalay ng isang misa de gallo, no? Para sa inyong mga intensyon, no? Dito po sa ating parokya, no? Sa Santa Lucia. Kung babalikan po natin, no? Yung ating ebanghelyo kahapon, ito po yung sinasabing pagbubunyag ng Anghel Gabriel, no, na si Maria ay magiging ina ng Diyos. At sa bandang huli ng ating ebanghelyo kahapon, narinig po natin, no, na tumugon si Maria, "Ako'y alipin, ako'y lingkod ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita." Ito ang pagtugon niya sa tawag ng Diyos na siya ay maging ina ng kataas-taasan, ina ng Diyos. Magandang pagnilayan sa pagbaling natin sa Ebanghelyo ngayon, itong kalidad ng paglilingkod ni Maria. At sa paglalahad ng Ebanghelyo ngayon, makikita po natin, no, ang tatlong katangian ng paglilingkod ni Maria na maaari po nating tularan sa ating buhay Kristiyano. Una po, ang paglilingkod niya ay nagmamadali, agarang ginagawa. Mapapansin ninyo, nung si Elizabeth, yung kanyang pinsan, ay nagdadalang tao at siya rin nagdadalang tao, nasasaad sa ating ebanghelyo ang panimula, nagmamadali siyang pumunta sa kanyang pinsan. Mabuti sana kung isang tawid lang pwede kang tumakbo. Halimbawa, no? Tatawid ka lang mula dito hanggang sa kabilang parte ng daan. Aba, hindi po. Malayo ang nilakad ni Maria. Para siguro siyang nag-brisk walking, di ba? Eh, nagdadalang tao pa. At alam niya kasing nangangailangan ng kasama ang kanyang pinsang si Elizabeth na alam naman nating may katandaan na. At kahit papano naman, no, ay katulad niya, no, ay nag-aantay din ng panganganak. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, kung ang paglilingkod ni Maria ay hindi papatay-patay, nagmamadali, at talagang pinatunayan niyang agarang ginawa ang hamon ng Diyos sa kaniya, siguro ito rin yung ating dapat tularan. Kasi may mga pagkakataon, no, pag may gawain mas sa pamilya, sa opisina, sa parokya, may mga sitwasyon at may mga pagkakataon na tayo tinatamad, hindi ba? May mga pagkakataon, naku, tsakaan na lang. Pwede pa yung bukas. Pwedeng mag-antayan. Pwedeng ganun nating isipin. Pero kung tayo'y tunay at totoong lingkod, ang disposisyon natin ay katulad ni Maria. Hindi nagpapabukas, hindi nagbabagal-bagal, hindi papatay-patay, nagmamadali dahil alam niyang ito'y tawag ng Diyos. Yung ikalawa,
yung paglilingkod ni Maria ay nagdadala ng pagpapala. Kaya napansin nyo, di ba? Yung pagdalaw niya kay Elizabeth, ano ang bumulalas sa bibig ni Elizabeth? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At kaya naman maliwanag yun, no? Dahil dala ni Maria sa kanyang sinapupunan, walang iba kundi ang ganap na pagpapala si Jesus. Ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, sabi nga natin, no? Mary is full of grace. Kung isipin natin, pag tayo gagawa ng mabuti sa ating kapwa, kapag tayo maglilingkod, ang ating pinaglilingkuran ay tumatanggap ng pagpapala. Pagpapala ng kagandahang loob, pagpapala ng kabutihan. Ilang beses na nating narinig kapag meron tayong ginawang mabuti, sasabihin sa atin ng ating kapwang ginawa ng mabuti, napaka-bless ko naman. Blessing ka sa akin. At ang inihatid natin ay ang blessing ni Lord, hindi ba? Kaya kapag tayo naglingkod, tayo ay nagiging instrumento ng pagpapala sa ating kapwa. Pero mayroon pa pong ikatlo. Ang paglilingkod ni Maria ay nagdudulot ng galak. Di ba yan ang nangyari, no? Nung nagtagpo si Maria at si Elizabeth, naggagalaw sa galak yung nasa sinapupunan nila pareho. Sino yung nasa sinapupunan ni Elizabeth? Si Juan Bautista. At ang nasa sinapupunan ni Maria ay si Jesus. Hindi pa sila pinapanganak. Nagtagpo na yung dalawa. At ito ay nagdulot ng kagalakan. Magandang isipin na itong pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, pagdalaw ni Jesus kay Juan Bautista, ay nagdulot ng kagalakan. Pero hindi lang basta pagdalaw yung kanilang karanasan na si Maria ay naglingkod kay Elizabeth ay nagdulot ng galak. Alam nyo, pag nagseserve tayo, lalo na halimbawa ngayong Pasko, tumutulong tayo sa kapwa. Ginagawa natin yung mga gift-giving hindi lang sa pamilya, kundi sa mga hikaho, sa mga nakakailangan. Tignan nyo yung ngiti sa labi ng inyong binibigyan ng handog. Galak. Sa tahanan, masayang mga miyembro ng pamilya kapag binubuksan ang kanilang mga regalo, hindi ba? Kapag nag-aabot po tayo ng konting tulong sa nangangailangan, nandun yung saya nila. Bakit? Kasi nararamdaman nila sa gitna ng kanilang karukhaan, meron kaming konting pang Noche Buena. Kahit yung mga ibang araw, taggutom, sa Pasko, may pagsasaluhan.
nagdudulot tayo ng galak sa ating kapwa. Ito yung paglilingkod ni Maria at hamon ng paglilingkod para sa atin. Pag naglilingkod tayo, huwag babagal-bagal, magmadali at agarang gawin. Naglilingkod tayo sa Diyos. Pag naglilingkod tayo, natin, nagdadala tayo ng pagpapala sa ating kapwa. Ang dinadala natin ay si Jesus. Kapag naglilingkod tayo, nagdudulot tayo ng galak, saya sa iba. At mararamdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Amen.